So right now, I'm going to my job interview. Dito lang siya sa corner ng Windsor and Cunard Street. There. Mabilis ang imbiyahe from our place. Mga less than 15 minutes actually. Kanina, mabilis. So, hopefully, kung mapasok ako dito, madali yung biyahe. Yeah, yung magandang church dito sa tapat. Okay. So, ito yun. Maganda yung opportunities na kung mapapasok ako dito, it's really gonna be a learning experience for me. Yeah. Malapit na magayos na ako. Bye! Pagkatapos lang ng job interview ko sa isang ingay dito. Ano yun? After ng interview ko, kumain muna ako sa Wendy's. So, mag-uwi muna ako ng food para kila JV at kila ate. I think it went well. Masaya naman kausap yung mga taga dun sa company na yan. And nagkatawa na naman kami. So, positive yun, syempre. And they told me my English was good. But I don't believe them. Yeah. May reputation naman tayo mga Filipinos na magaling mag-English. So, yeah, there's that. Saan ako tatawid ngayon dito? Wow. Can I go through there? Need to go through here first. Be sure. Okay. And through here. Quarantine hotel namin, Atlantica Hotel. Malapit dito yung job interview kanina eh. So yan. Medyo naging familiar na ako. Still familiarizing myself with the area. Merong Asian store dito, Asian grocery store. Pero ang ganda rin yung church na to. Look at this. Yeah, about the interview. Siyempre, basic questions. Sinanong ako about my musical background and ano yung expect nila, in-expect ko to do in their company. You know, the usual stuff, I think. But it took a lot longer than I expected. Akala ko parang medyo ano lang, informal, but it was quite parang seryosong job interview and yung experience for me. Kasi it's only my second job interview ever since I've been with Digitrax for 15 years. I'm gonna visit this grocery store, Asian grocery store. There you go. Okay, bawi na ako. Sobrang lapit lang nitong bus stop na to dun sa work. Gulo ng buho ko. Kailangan ko na talaga magpagupit. So, sobrang walking distance lang. Sobrang convenient pag dito ako napasok. So, pag-pray natin mga kapatid. Just waiting for the bus. About 3 minutes, darating na yung bus. Yeah. Due to
insistent public demand. Parang ang dami namin natanggap na messages. Libo. Nakakapagod actually. Parang panay pagkain na lang ginagawa namin dito eh. Gusto namin talaga magpapayat. Pero, wala. Request nyo eh. Request nyo na try namin yung Mary Brown's. Try namin yung, may isa pa eh. Ano yung burger? Five Guys, di ba? Tinry na namin yung Five Guys. Ngayon, labag man sa kalooban ko, tatry natin tong quarter pounder with cheese. Yeah. Ano to ah? Pinipilit ko na lang talaga sarili ko na kumain kasi wala eh. Para sa fans. Ito na. Parang walang option na fries, no? Parang isa lang yung size. Tapos mini. Ito na yung normal na size. Lamig na. Nagbas pa kasi kami. Anyway, since McDonald's to, I think kahit saan ka makarating sa kahit saan part ng mundo, ito yung fries nila. Kasi sa Japan, parang ganito rin yung naalala kong lasa. Ma-microwave muna namin. Ano na? McDonald's is McDonald's kahit saan ka pa makarating. So yung fries nila, same banana. Ito. Gawain naman natin talaga. Maglalagay tayo ng ketchup dun sa ano. Well, wala pala yung binigay sa amin na ketchup. Wala, no? Wala binigay na ketchup. So, hindi may binigay ng ketchup. Ba yan? Ba? Well, parang basic naman na kailangan bigyan mo ng ano yung fries ka, di ba? Kailangan ng ketchup. Anyway, hindi ko sure kung meron sa tinito, pero panalo to. Yung mayo chop. Pinaghalong mayonnaise at ketchup. Mayo chop. Panalo to. Hindi nyo na kailangan maghalo ng ladies choice tsaka ng ano ba? Ano to? Del Monte. Pero kung gusto nyo kasi yung matamis, dapat UFC. Walang UFC dito. Old, wala pa akong nakita ng UFC. So, pa-demure muna tayo. Hatiin natin tong burger muna. Para kunyari. Sakali lang, baka hindi ka maubos. Makita natin yung cross-section ng burger. Ayan. So, may cheese pala sir sa ilalim. Cheese pala siya sa ilalim. So, cheese, the patty, cheese, and pickles. Parang maliit, no? Maliit yung burger dito. May chup. JV gumagawa ng root beer float. So, super, ang masarap yung ano, burger ng Wendy's. Actually, hindi ko na-review yung burger ng Wendy's. So, alam nyo na. May next video ulit tayo ng food. Pero, actually, wala naman kaming planong gawa ng food review to. Napadaan lang kami sa McDonald's sa malapit dun sa grocery. Might as well. Basically, it's the same. Sabi nga, you know, anywhere in the world, anywhere in the world, para pareho lasa ng McDonald's quarter pounder. Pero may certain na parang slightly fresher yung dating. I don't know. Baka ako lang. Pero masarap. Sayang na Wendy's, no? Hindi natin na-video kahapon. Sarap yung burger ng Wendy's. So next time siguro, pag nadaan ako ulit sa Wendy's sa downtown, actually, masarap din yung burger ng A&W.
Di ba? Ayaw. Bet mo? Actually, masarap din. Ayun guys, wala kami ibang ginagawa dito. Puro kain lang. Naghahanap ng trabaho. Tapos, dahil pagod ka na, kaka-search ng work, kakain ka na. Makagutom yun, ha? Nakapagod sa utak maghanap ng trabaho. Hinati ko pa, no? Kaya ko rin pala ubusin. Mas yung root beer float mo. Oh, ma'am. Binira namin was $15.38. Magkano ba quarter pounder sa atin? Oh, hindi naman naghuhuli, I guess. Panay-convert pa kasi kami, syempre. Maganda naman. Mukhang appetizing naman yun. Ang liit. Naliitan ako bigla sa, ano, itong burger na to. Pag nagkaroon ng Jollibee dito, patop yun, I'm sure. I'm sure. Tsaka madami makaka-appreciate ng Jollibee, hindi lang Pilipino. Diba? Lalo yung chicken. Saan may gravy, tsaka rice? Baka naman. Bukas, birthday ni JB. Although, hindi ko alam kung kailan niya mapapanood to o kailan mapopost to. Basta, sinasabi ko lang na malapit na mag-birthday yung misis ko. Wala niyo handa namin. Mary Brown's Chicken. Hindi sponsored. Hindi sponsored yun. I'm not sponsored. Eh, feeling ko naman. Kailangan namin ng friends sa, ano, sa loob. Ang bilis ng wakas. Pero, ang gulap. Ang na-appreciate ko sa, hindi lang sa McDonald's, oh. Pati yung ibang, well, fast food basically. Or maybe yung ibang restaurants. Nakalagay yung calorie count. So to, 600. No? Maybe 600, hindi ko maalala eh. Basta nandudong kanina sa ano, imbis na presyo yung katabi, oh, syempre may presyo, pero nandun din yung calorie count. Nasa box ba? Nga pala, kanina sa Dollarama, pagkatapos namin mamili, ito ba 100 meters in front of us, palakad paharap. Naririnig na namin eh. Hindi Tagalog, no? Tagalog. Tagalog ba? Bas, ewan ko. Basta parang may ibang ano sa akin. Pero naiintindihan ko. So I guess Tagalog na may halong baka Bisaya or something. Tapos nung malapit na kami, basta nag-uusap sila. Malalakas boses nila eh. Tapos nung malapit na kami, tumahimik. Tapos magkasalubong kami ganun. Uy. Ba't kaya tumahimik sila? Ayaw nilang paalam na Pilipino sila. Bakit kaya? Thank you. Hindi naman namin sila uutangan ah. Sabi ko pala pag gano'n lang, pag kunwari tayo nag-Japanese tayo. Oh, so Disney. Ay, may Japanese kanina sa Dollarama. No? Hmm, yung mag-ina. Munti ko na nga batiin eh. Okay, dyan nagwawa kasi yung walang kwentang mukbang namin. It's the same, basically. Kung ano yung lasa ng McDonald's sa Pilipinas, McDonald's eh. I guess yung mga variations ng burgers and yung flavors, mas prevalent siguro sa ibang, like, I would guess, McDonald's India, or sa Middle East, I suppose. Midigay pa to. Hindi, pero yung... Ay, oo. Pero yung mga in-order natin parang the same eh. Ang condiments. Doon nag-iba-iba sa condiments. Pati sa Thailand. Naging tradition kasi namin ni JV na kahit anong bansa na dalawin namin, dapat makapag-McDonald's kami. Hindi dahil tinatamad kami maghanap ng ano. Pero minsan, ganun na siyempre. Parang gutom na, madalian, McDo na lang. Tsaka yung pinaka-safe. Yung kasi mga napuntahan nga namin na ibang bansa. Na para lang safe.
hindi naman sa hindi kami adventurous sa food, pero minsan pag medyo iffy yung lugar, diba, ayoko rin risk na baka madali ka, diba, madali yung chan mo. Diba? Might as well, you know, relatively safe. I mean, hindi naman natin alam paano pin-prepare yung sa kitchen yung food ng ano, na isa-serve sa'yo kahit McDonald's pa yan. But, you know. Tapos, mayroon kami napunta ng isang okay na siguro sabihin, yung sa Singapore, may kasamang breakfast yung hotel namin doon. Pero yung mga kasama namin kumakain sa hotel, sa buffet, ah, breakfast buffet. Wag na nga. Napilitan kaming mag-breakfast na lang sa labas kasi yung kung paano nila huwakan yung food, nakita namin eh. Ang description nga nung opisina namin, kanyari, sliced bread. Yan, sliced, nakalagay sa plate. Parang ginagana nila. Alam niyo yung naghahanap ng CD sa ano? Sa... or comics sa field bars. Yung naghahanap ka ng magazine. Ginagano nila yung tinapay. Kakain ka pa ba? So, you know. McDo. Pero yun nga, so far, best burger na affordable is Wendy's. Okay sana yung Five Guys. Pero tatlo kaming kumain, almost $60 yung binayaran namin. So, medyo ano siya, on the pricey side. Pero to, dalawang burgers with fries. Hindi kasi kami nag-meal kasi may soft drinks pa yun. So kung meron pa kayong mga gustong fast food or restaurant na gusto nyo i-try namin, kahit medyo mabigat sa loob namin, you know, kain na naman kami. So, 2.5 out of 5. Ikaw, anong score mo? 2. 2 out of 5. Mas mabait pa ako. Kasi na-appreciate yung... Yako, okay naman yung McDo. Eh. So, thanks for watching. Hanggang sa susunod na food review. Ang lungkot ng burger.